Mr. President, Aurora, siya si Lucas. Isa siya sa mga kasamahan ng pangkat na kumukup sa amin, pero siya rin ang gumawa ng paraan para makatakas kami mula sa kanila. Lucas, Ma'am Aurora, Mr. President, magandang araw. Maraming salamat sa iyo, Lucas, at nailigtas mo mga Akila. Malaking bagay sa amin ito. Hindi lang sa mga Akila, kundi sa pinaglalaban namin para muling may ayos na ang bansa natin. Salamat naman, Lucas, at nangaigang konsyensya mo. Pumanig ka sa tama. Totoo ho niyan. Tinuring kong parang pamilya ang mga taong kumagkup sa Akila. Pero kalaunan, naging taliwas sa prinsipyo ko yung mga bagay na gusto nilang mangyari. Bago sila. Palagay ko nga ako kilala niyo sila. Minsan na ako kayo nabanggit nila. Sino? Mga dati niyo akong kaibigan sa San Andres. Si Armando at si Lolita. Oo, dati namin silang kababata at saka matalik na kaibigan namin sila. Pero mula nung nangyari yung trahedya sa San Andres, hindi na kami nakita uli. Pero kay Lolita ko ibinigay ang anak ko. Kay Lolita ko pinagkatiwala si Isabel. Lala ko ang anak niya. Hindi ko Isabel ang pangalan niya. Mara ko pinangalan sa kanya. Buhay si Isabel. Buhay ang anak ko. Buhay si Isabel. Pinulungkot ko. Pero wala na ho si Mara. Pinatay siya ni Armando at Lolita. Alaman natin si Mara. Apo siya nito ni Ignacio. Isa siyang gilyero. Mara. Kinakailangan namin gawin to. Dahil kapag nalaman ni Mara ang totoo, siguradong babalikan na tayo. Sigurado ka, Lucas? Sigurado kang si Isabel yun? Oo. Ang sabi ni Armando at Lolita, trinidor daw sila ni Mara. Dahil isa siyang Guillermo. Pero ngayon alam ko ng lahat. Lalo pa ng pinagplanuhan nilang masama ang mga Agila. Ngayon alam ko na. Nabiktima lang rin si Mara ng kahayupan ni Armando at Lolita. Biktima lang rin si Isabel. Isabel! Buhay ang anak natin! Binuhay nila ang anak natin! Pinalaki nila si Isabel! Pinagkait nila sa atin ang anak natin! Yeah.